A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulullah wa ba'd. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba ay nasa masjid habang mayroon isang sahaba pumunta sa masjid para magsala. Pinanood ito ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa umpisa hanggang sa matapos ang kanyang sala. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakamapagmasid sa taong nagsasala. Pagkatapos niya magsala, pumunta ito sa umpukan ng mga sahaba at sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bumati ng assalamu alaikum. Sinagot ito ng mga sahaba at ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Farzi fasalli fa innaka lam tusalli. Ang pinakamalapit niyang kahulugan, bumalik ka at magsala o magdasal dahil hindi ka nakapagsala o nakapagdasal. So bumalik ang isang sahaba para magsala. Pagkatapos niya magsala, bumalik siya sa umpukan at bumati ulit ng assalamu alaikum. Sinagot siya ulit ng wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Farzi fasalli fa innaka lam tusalli. Ito ay nangyari 3 beses. So sinabi nito isang sahaba, o sugo ng Allah, pwede mo po akong turuan magsala? Dahil ang sala na ito, ito po yung alam kong tamang sala at ito ang alam kong mainam na sala na nagawa ko. So tinuruan siya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isa sa pinupunto ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sala, siya ay nagmamadali at hindi focus sa kanyang sala. Sa Sahih al-Jami 997, sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakapangit na uri ng magnanakaw ay ang nagnanakaw sa kanyang sala. Ang mga tao ay nagtanong, o sugo ng Allah, paano nakawin ng isang tao ang kanyang sala? Sinabi niya, sa hindi maayos paggawa ng ruku at sujud. Minamahal kong kapatid, sikapin po natin maayos ang ating sala. Ang pagiging masigasig na gawing perpekto ang sala ng isang tao para hindi makaligtaan ang gantimpala mula rito. Sa Hasan Hadith, sa Sahih al-Jami 1626, isinalaysay ni Imam Ahmad rahimullah, sinabi ni Ammar ibn Yasir, narinig ko ang sugo ng Allah na nagsabi, maaari ang isang tao ay nag-alok ng isang sala at walang naitala sa kanyang sala maliban sa 1/10 of it, 1/9 of it, 1/8 of it, 1/7 of it, 1/6 of it, 1/5 of it, 1/4 of it, 1/3 of it, o 1/2 of it. Napaisip tayo at nagtanong, paano nangyari? Ang isang taong nagsasala ay walang naitala sa kanyang sala. At isang tao naman, porsyento ang makukuha niya sa kanyang sala. At isang tao naman, makukuha niya ang buong gantimpala na itala sa kanyang sala. Ano pong pinagkaiba? Itindihin po natin maigi, kung ihalin tulad natin o ihambing natin ang sala sa tao, ang tao po ay meron katawan at kaluluwa. Okay, ang tinatawag niya ruh and jasad. So sa sala, meron pong tinatawag na ruh of sala or jasad of sala. Okay, kung titingnan po natin outwardly, ang lahat nagsasala ay pare-parehas lang po. Siya ay nag-umpisa sa takbir at nagtatapos sa salam. Okay, so nagtatakbir, nagkikiyam, nagruruku, nagsusujud, nagtataslim, nagbabasa ng adhkar, nagbabasa ng Quran. Pare-parehas po lahat. So ano pong pinagkaiba? Bakit iba yung nakukuha ng iba at iba yung iba? Ito po yung palaisipan na dapat natin itanong sa ating sarili.
ang nakikita po natin ay jasad ng sala. Huwag po natin kakalimutan, importante po yung jasad ng sala, pero mas importante po yung ruh ng sala. Ang isang tao, hindi makapagsala pag hindi magsama ang dalawa na to. Kung ang katawan lang ang nagsasala, ang jasad lang, walang kaluluwa, patay po ang tao. Kaya kailangan po sabay sila. Pakinggan po natin sa maluwalhating Quran sa Surah An-Nisa, versikulo 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Ang pinakamalapit niyang kahulugan. Ang pinakamalapit niyang kahulugan. Mayroon o kayong mga mananampalataya o kayong mga naniniwala. Huwag lumapit sa sala habang kayo ay lasing hanggang sa naunawaan ang sinasabi. Alhamdulillah, wala naman pong Muslim lumapit sa sala o kaya nagsasala na lasing. So ang susunod po ang nakasabi dito sa versikulo na to, hanggang sa maunawaan mo ang iyong sinasabi. Ito po yung unang part ng rule of salah. Ang lahat ng adhkar at ang lahat ng Quran na binabasa mo, mainam po kung ang lahat na ito ay maintindihan mo. Kasi ang salah po ay ang salah ay ang direktang ugnayan ng taong nagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala at direktang makipag-usap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat pag tayo ay nagsasala, konektado ang katawan, ang puso at ang kaluluwa sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob sa atin ang nararapat na gantimpala sa ating sala. Naway ibibigay sa atin buong-buo gantimpala ng ating sala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.